So, hi po. Mabilis ang walk around lang ulit tayo sa ating ZX25R. So, pakita lang po natin saglit yung mga nilagay nating accessories sa kanya. So, meron na kasi tayong video nito before, kaso lang marami nang nagbago. So, may mga tinanggal tayong sticker, tapos may mga dinagdag tayong extra parts na hindi natin nasama dati. Okay. So, sa harap, front air duct cover by Marvel, and then mirror block off, mirror blanker. So ito yung tatakap sa pinagkabitan ng side mirror by Marvel din, and then itong front winglet by Marvel din. So ito isang brand lang sila lahat, so galing silang Indonesia. Okay. So maganda to kasi yung texture, yung quality ng material, magkakapantay sila. And then so yung windshield natin, hindi na rin ito yung stock windshield by Yogi Easy. So from Indonesia rin ata yun, hindi kung tama yung pagkakaalala ko. So ito parang anti-gravity yung style nya, yan. So yung stock kasi medyo mababa, so pinalitan natin to. And then ano pa ba? So, yun yung nasa harap. And then, sa baba naman, meron tayong kinabit na axle slider. So, may axle slider tayo dito. So, purpose nito in case man na wag naman sana, di ba? Pero, mabangga tayo or mag-slide yung motor. Ito yung poprotekta dito sa pinaka-fork kasi mahal tong fork na to. Kung madamage man to, isang buo yan papalitan. Yan. So, kabilaan po yan. And then sa ilalim naman, kung makikita nyo to, yan, radiator guard. So isa sa pinaka importante kasi ang radiator, kung imagine nyo, parang likod ng aircon. So yan yung radiator, and then kapag natamaan yun ng mga bato galing sa gulong, madadamage yun, and mahal po ang radiator daw. So ay, thank you po. So ayan, radiator guard, and then engine slider. So may stock po kasing kasama si ZX25R, kaso parang anipis tas maliit. So pinalitan po natin siya ng aftermarket. So ito solid, matibay. So kita niyo yung nakapasok sa kanya, napakabal. So kung matumba, mag-slide yung motor, ito yung tutukod imbis na yung fairing natin yung ma-damage. So yun yung sa ilalim. Then punta tayo dito sa panel. Alisin muna natin ito. So ito pong panel natin is nilagyan natin ng parang screen protector. So makikita nyo may mga bubbles lang, pero hindi pa rin natin inalis kasi nagagawa naman yung purpose nya. And then may carbon sticker tayo dito, so para pag may susi, iwas gasgas, diba? Okay. Tapos, meron tayong vanity mirror dito. So, parang habang nagra-ride, ay nakikita yung mukha ko. May vanity mirror tayo. So, parang habang nagra-ride, nakikita natin kung nagra-record pa yung camera or pwede natin makita yung sarili lang natin, pati yung backride natin. Yan. Since inalis nga po natin yung side mirror nating mahaba dito, pinalitan natin siya ng bar end. So, foldable na round bar and side mirror. So masanay po kasi talaga ako, pati mas malinis tignan, di ba? Yan. So wala siyang nakataas, tapos natutupi siya, di ba? Yan. Mas malinis tignan. Sa tank naman tayo, meron tayong carbon sticker dito sa fuel tank cap. And then meron tayong carbon, ito legit carbon siya na tank slider. Kasi ito yung nakausling parte ng tank. Mas okay nang protected siya sa mga sagi-sagi or gasgas. Okay, and then tank pad. So ito carbon sticker lang rin siya. Yan. So iwas gasgas sa tank eh. And then sa gilid naman meron tayong grippy tank grips. Okay. Kabilaan, pati dito para sa tuhod. So mas maganda yung grip natin sa tanke sa pagbabanking, kung nagbabanking man, diba? So yun yung sa tanke. Tapos ito pala, flange sya para dito sa tank bag natin.
So ito yung tank bag natin, may ganyan. Yan, yan yung mga ngipin niya. Tapos dito siya papasok. Yan, nag-lock na. Secured na yung tank bag. So ganyan siya. So pag aalisin mo, may parang yan, tapos tanggal na. So pwede mo na siyang gawing shoulder bag, pwede mong gawing sling bag. Dito naman po tayo sa likod, so meron din po tayong carbon lodi dito. So legit carbon din po siya, since sa tanke natin ito yung nakausli, pero sa likod ito naman po yung nakausli sa kanya. So extra pogi points rin kasi carbon siya, pero protection na rin kasi yan, di ba? Sila yung prone sa sabit-sabit. And then sa likod, naka tail tie din na rin po tayo kasi napakahaba ng stock hanggang dito ata yan. Parang may mahabang buntot, so parang pangit. Kaya yun po, naka tail tie din tayo. And then dito naman sa baba, ano ba to? Spools. So para kapag pinapaddock stand natin yung motor, dito siya kakawit. Rear brake fluid guard. So ito, bakal din to, so para hindi madali mabuksan yung rear brake fluid na lalagyan natin. Tapos so racer, footstep racer to, kasi yung stock parang kung makikita nyo dito, ito nakakabit yan dito. So parang itong buong to bababa, ganun yung stock. So nilagay natin to para pwede nating maiangat yung footstep. Mas aggressive ngayon yung position ng legs natin kapag sumasakay kay ZX25R. Di naman na kapansin-pansin, pero ito. Tire valve cap natin. Yan. So maliit na details, pero cutie kasi ninja siya. Yan. Tapos syempre, hindi naman po papahuli yung exhaust natin. So, ay, init. Exhaust by Orion. So, hindi po ito full system kasi kung makikita nyo po dito. Yeah. So ito po yung catalytic niya, yung parang may bukol na to. Tapos dyan kinat yung stock exhaust, tapos dinikit na to ni Orion. So kitang kita nyo naman po, pulido, napakalinis ng gawa ni Orion. So basta usapang Tambucho, VMAX and Orion siya. So medyo madumi lang, konting linis lang po. Exhaust heat guard, so iwas paso. So yun lang po, mabilis ang sound check lang rin tayo. Okay. So ang odo natin ngayon ay running at 3.5 kilometers. 'Di ba? Bagong-bago pa. Yan siya. So yung temperature po natin ngayon nasa 83 degrees na. So mainit na, mainit na yung makina, galing rin tayo kasi sa biyahe. And then ito po ang tunog niya. Idle po natin nasa 2,000, almost 2,000 RPM. And then konting rev. So yun po. Okay, so yun lang naman po yung naging update sa ating CX-5R. So kung kayo po ay nagbabalak kumuha or may ZX25R na, lagay po natin yung mga links ng pinagbilhan natin dyan sa description. Tapos sana makatulong. Ayun po, maraming salamat.